Kamusta po ang bawat isa? Mapagpalang araw po. Nandito po akong muli. Samahan niyo ako upang mag-usapan natin isa sa mahalagang doktrina po ng Kristyanismo o yung mga mananampalataya ang sinasabi. Yung mga born again. Sinabi po kasing born again. Ito yung mga followers of Jesus Christ, mga Kristiyano. Ngayon ang ating teksto na doon iikot yung ating pag-aaral ay yung Hebreo Kabanatang Siyam, talatang 22. Ang nakalagay po doon, ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamagitan ng dugo. At kung walang pag-alay ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Malimit nating marinig ito o malimit nating gamitin. Without the shedding of blood, there is no remission or forgiveness of sin. Malimit magamit yan sa pag-ebanghelyo o pag-share ng gospel, pag-share ng kaligtasan. Ngayon, ang mga kritiko sa pananampalatayang Kristyanismo, may mga taong nagtatanong, bakit may dugo? Bakit may dugong pag-aalay? O why blood sacrifice? Kasi yung kanilang thinking, yung kanilang pangungutya, ito raw ay barbaric o paganong belief. So, hindi na natin i-elaborate yun. Nandito tayo upang bigyan ng apologia o reply yung mga taong nagtatanong, bakit merong pag-aalay ng dugo? So, ang ating teksto ay kinuha natin sa Hebreo. Ngayon, ang sumulat ng Hebreo, tahimik ang Biblia kung sino ang sumulat ng Hebreo. Ngayon, ang tema nito, the high priesthood of Christ. O siya yung mataas na saserdote. Ngayon, yung sumulat ng Hebreo, ang kanyang skills ay very high o yung tinatawag na meron siyang manner na scholarly. Tapos, well indoctrinated siya sa Mosaic Law. So, pag sinabing Mosaic Law, pupunta tayo doon sa Old Testament para makuha natin bakit merong pag-aalay ng dugo. So, ang ating apologia o yung reply na sasabihin, tunin natin yung word na sacrifice para ma-layout natin ang kahulugan nung word na sacrifice para makuha natin kung ano ba ang ibig sabihin nung Hebreo Kabanatang Siyam. So, sa diksyonaryo ng Biblia, ang paghahandog ng mga hain ay dapat isaalang-alang bilang isang banal na institusyon. Bakit sinabing banal na institusyon? Sa pagpatuloy nito, hindi raw ito nagmula sa tao. Ang Diyos mismo ang nagtalaga nito bilang paraan kung saan ang katanggap-tanggap na pagsamba ay ihahandog sa kanya ng taong nagkasala. Ang wika at ideya ng pag-aalay o hain ay lumaganap sa buong Biblia. Ang pag-aalay ay pinakita noong panahon bago bumaha. Binihisa ng Panginoon sina Adan at Eva ng mga balat ng mga hayop. Dito nagkaroon na may lubos na pangyayari ng handog na pag-aalay. O yan sa Genesis chapter 3. Nag-alay ng isang hain si Abel ng mga panganay sa kanyang kawan. So kung obserbahan natin sa pagsusuri, kung susuri natin yung mga talatang una nating nabanggit, merong mga term yung mga theologians
o yung mga biblical scholar, ito yung mga maingat na nag-aaral ng Biblia, yung word na progressive revelation. So ang progressive revelation sa maikling ano pagsasalaysay, sa dahan-dahan mong pag-aaral, sa umpisa, parang ano, malabo sa'yo o naguguluhan ka. Pero habang tumatagal yung pag-aaral mo, nakikita mo yung ano, yung resulta, yung kaliwanagan, kung bakit mayroong ganung ano, mayroong ganung kang nabasa tulad ng pag-aalay. Kasi una, kila Ebatadan, binisan ng Panginoon ng balat ng hayop. So doon pa lang mayroong idea na mayroong pag-aalay o mayroong dugo na nabuhos. So hindi lamang naman ito nakasentro doon sa ano eh, sa blood. Nakasentro ito sa ano, sa buhay, sa life. Sabi nga sa Leviticus, the life is in the blood. Para wala tayong masyadong ano, kalituhan. Ngayon, yung progressive revelation na yon, unang ipinakita kila Eva at Adan, nang tinakpan ng Diyos yung kanilang nakedness. So sa ibang pag-aaral, yung nakedness na yon, ito isimplify nila na shame. Tinakpan ng Diyos yung kanilang kahihiyan. Hindi lamang ito yung kahihiyan na sila'y hubad. Mas malalim pa ang ibig sabihin nun. Dahil sila'y nagkasala sa harapan ng Diyos na banal. Nawala na yung kanilang lubos na kabutihan. Yung original righteous na sinasabi nila. Bumagsak sa pagkakasala ang tao. So doon pa lang, meron na siyang ipinahihiwatig na merong darating na mas magandang kahihinatnan o resulta kung bakit merong pag-aalay ng dugo. So, sa moving forward tayo, ginawa rin ang pagkakaiba sa pagitan ng malinis at marumi ng mga hayop kung saan nandoon ang lahat ng dahilan upang paniwalaan na ito ay tumutukoy sa pag-aalay ng mga hain dun sa ginawa ni Abel. Sapagkat ang mga hayop ay hindi ibinibigay sa tao bilang pagkain hanggang sa matapos ang baha. Ang kasanayang ito ay nagpatuloy hanggang sa panahon nila Abraham, Isaac at Jacob doon sa patriarchal age. Sa panahon ni Moises, sa kasaysayan ng lumang tipan, malinaw ang kautusang itinakda ng Diyos tungkol sa iba't ibang uri ng pag-aalay o hain na dapat ihandog at ang paraan kung paano gawin ang paghahandog ng mga hain. Ang paghahandog ng mga nakatalagang hain ay naging lubos na sakdal at natatayang kaugalian sa panahong iyon. So hindi lamang, kaya nga doon sa ating pinag-aaralan, sa English ang nakalagay doon, mostly eh. Halos lahat. Nililinis sa pamamagitan ng dugo. Ibig sabihin, hindi lahat, halos lahat. Kasi merong unbloody, tsaka merong bloody sacrifice. Yung unbloody, yung tinatawag ng mga grains, mga fruits, mga ganyan. Yung walang kakayang mag-alay ng ano, o magdala ng buhay. May buhay na dapat ialay. Kaya ang paghahandog ng mga nakatalagang hain ay naging lubos na sakdal at natatanging kaugalian sa panahong iyon. Nalaman natin mula sa sulat ng mga Hebreo na ang mga sakripisyo ay walang halaga o pagiging epektibo sa kanilang sarili. Bakit na banggit ng Hebreo na yung kanilang pag-aalay ay walang halaga o pagiging epektibo sa kanilang sarili? Kasi may ito'y anino lamang eh. Anino lamang ng may magandang bagay na darating. At itinuro ang mga sumasamba sa pagdating ng dakilang mataas na saserdote na sa kabuuan ng oras ay inalok
ng isang beses para sa lahat upang mapasan ang kasalanan ng marami. Kaya malinaw sa Old Testament na yung mga kaligtasan nila ay nakatuon sila, yung kanilang pananampalataya ay nakatuon dun sa darating na tagapagligtas. Tayo naman, naligtas tayo dahil naniwala tayo doon sa tagapagligtas na dumating na. Ating pananampalataya doon sa ating Panginoong Kristo. Ito yung sinasabing anino na darating sa panahon nga ng New Testament. Dahil isang beses lamang iaalay ng ating Panginoong Kristo yung kanyang buhay. Ito lang naman ang pinakamismong ano nun konteksto ng Hebreo na mayroong isang tao na mag-aalay ng kanyang buhay para sa iba, para magkaroon ng kaligtasan, para magkaroon ng buhay. Kaya without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sin. Kaya sa pagbibigay ng buhay ng ating Panginoong Kristo, tumigis ang kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya sinabi niya, it is finished. Kasama dito yung tapos na, yung mga sacrificial law na ginagawa niyo. Na ako na yung inihain ko na mismo ang sarili kong buhay, sabi ng ating Panginoong Kristo, it is finished. Na isang beses lamang niya inialay at iyon ay sapat na upang matakpan, mahugasan ng kasalanan ng tao doon sa mga sasampalataya at magtitiwala sa Kanya. Kasi Siya yung Messiah, Siya yung Savior, Siya yung tagapagligtas. Kasi hindi kayang iligtas ng tao ang kanyang sarili sa puot ng Diyos. Ngayon yung atin pong teksto na Hebreo, Kabanatang Siyam, 22. Ang buong pagpapaliwanag po niyan ay mababasa nyo pagkatapos ng aking pagsasalita. At isinulat namin para meron kayong pag-aralan. Yung akin pong sinabi, ito'y introduction lamang para mabigyan kayo ng ma-layout sa inyo, mabigyan kayo ng idea kung paano iintindihin yung Hebreo, Kabanatang Siyam, 22. Pakibasa nyo na lang po. Amen. Times come and darkness overshadows my life. The Lord is my light. When I feel alone, helpless and hopeless, the Lord is my salvation. My life is sufficiently protected because of His omnipotent power. Whom shall I fear? Having been tossed with various tempests and trials in life, O Lord my God, when I put my trust in You, nothing to fear. When tough times come and darkness overshadowed my life, the Lord is my light. When I feel alone, helpless and hopeless, the Lord is my salvation.
simply protected because of His omnipotent power. Who shall I fear? Now my life is sufficiently protected because of His omnipotent power. Whom shall I fear?